Nabi Dios. Nandito po at makakamayag din sa mga. Amen. Nagalam po na nananalangin kami sa iyo. Amen. Na po ay nais ka namin pasalamatan. Amen. Alam-alam po sa buhay at sa lakas. Amen. At patuloy po ay binibiyaya mo sa amin. Amen. Salamat din po ng marami sa iyo. Amen. Mamalangin kami sa aming kaharian. Amen. At doon po kami yung magandaigis. Amen. At kami na po ng maraming pagsuko. Amin. 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 Saksihan at basbasan mo ito ang asan na'y sinasagawa sa umaga nito. Amen. Noong Yesu Cristo, pinupuli ka rin mo unang sinasamba ka ng iyong mga hindi. Amen. Pagpamagitan mo kung aming mga panalangin, pagpapisamahan mo rin mo ang aming bagal na pagkakit. Ama, muli kami nananalangin sa iyo. Pag-iugnay mo kami sa diwa at ng pamamahala. Pag-uwi mo na pag-iingatan at Pagpapitawag mo kaming magkakapatid sa mga kasalanan mo na nagawa namin. Pagpapasbas mo po ang kapayapaan sa buong panahon ng pagpibito nito. Hinihiling po namin sa iyo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magulang po kayo. Siya ay inalagang po ng isang katulong niya at inulungan ng Panginoon. Pagdi, pawas ang hindi ng lalaki at siya'y nagulong at kinuha isa sa kanyang mga tagyang at pinapagilong ang laman sa lalaki ito. At ang tagyang na kinuha ng pakikongkes sa lalaki ay pinapag isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binaspasan ng Diyos at sa kanilang sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaalahin at magpakalaman. Napag natin alahangin ng gayon na ang pag-asawa ay itinatatang pangingutot para sa kapakinagaman at kaligayahan ng mga tao na kanyang nilalaki. Itinuro ng ating Panginoon Jesu Cristo na sa pag-asal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman-laman sa paningin ng may papan. Ganito ang amuan ng mga pangunusap ng ating Panginoon ayon sa pagkatatawa ng Ipanginista si Marcos. Dahil dito'y iniwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang yaman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay magpapaghiwalayin ng tao. At upang magkakaroon ang banal na pagsasama ito ng mag-asawa ay hindi nalubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay ilalim na kautusan sa asawa samantala nito ay nabubuhay. Kaya hindi ang babae kapatid na ay dito. At hindi rin ang lalaki kapatid na Ibrahim ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki, sa babae, na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat ng mga kautusan ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Ephraim ang pagbuhin ng lalaking kinakasal ay tinuro ng dakilang apostol si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niya, dapat mahalin ang mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhit sa sarili niyang katawan. Pagpusibig yung nakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalo may pakilala kung gaano katakilang pagmamahal dapat iyon ng lalaki sa kanyang asawa ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki,
Ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia, inihanggog niya ang kanyang buhay para rito. Kung dito ang lalaki ay pinapanalago din na siya ang pagkaroon ng pagbubulo sa kanyang asawa, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang nagpapaligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos, may tinalig sa isa't isa na kanyang mga kautusan. Tinatagubilin sa lalaking pinakasal ang ganito. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayun din naman ayon sa sulat ni Apostol Pedro sa inyong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisindan. Yamang kayo na may kasamang nagpangalan ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang kapatid na ito rin ang pinapanalo ng Panginoon Diyos sa kagahanan nila. Ganito ang tutok ng Diyos sa lalaking si Adam na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat yung dinilig ang dinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking ituro sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niya. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa iyo ay mawis sa lupa sapagkat yan ka inuhan. Sapagkat ikaw ay alam mo at sa alam mo ka uwi. Kapatid na ay di ang kumuli ng babaeng pinakasal ay inuhuling ni Apostol Pablo kung din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabi, gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa katikan niyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat inuun ng babae sa kanyang asawa ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Rosas na nagsasabi, mga babae, pasabog kayo sa inyong mga asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae, kapatid na ay hindi nahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay mag-aral na tumahimik na may buong pagkakasakit. Ngunit hindi ko yung pinahihintulot ng babae ay magturo di magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi umahibig. Pinahayag ni Apostol Pablo ng babae ay dapat maging umilang sa lahat ng bagay. Upang kanilang matumpa, ang mga babae may kabataan na magsiibig sa kanilang niyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mga pakahinahon, mga pakalinis, mga pakasipag sa bahay, magagandang loob, pasabot sa katika niyang asawa upang huwag napastanganin ang salita ng Diyos. Ang babae kinakasalamay na rin ang katangian ay lumuhang mahalaga at ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting katalala. Natupang sa kanya ang gawin ang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makatukot ay sa pamamuhi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi nulangit ng pakinata. Magawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasama lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babae kinakasal. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na ito rin, at kapatid na ay din, pananagutan ninyong mag-asawa at
pag-ibig sa Diyos gaya ng sinasaad sa mga aklat na kautusan. At iyong iibigin ang Panginoon ng Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Lutuhin ang pangungulat ninyo sa inyong magiging mga anak sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan na iyong ituturong ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain utol sa kanila pagka ikaw pinakaupok sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakas sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabago. Kung ang lahat ng mga kautusan ito ay tinatanim sa inyo ngayon, ay buong ilan ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matangkay sapagkat tatanggihin ninyo mga pagpapala at ang pagbiyak na ang inyong Diyos. Gaya ng sinasabi sa mga awit ni David, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Sa pabaliw na kalinagawa ng iyong mga kamay, magiging maging awa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang madumang puno na lumabas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong bulan. Narito na ganito na ba ang panay ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang pinakahangad at ininadalangin ng lahat ng sumasaksi sa banal na pagtitipon ito. Natanuhin ang ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Kapatid na Efraim at kapatid na Aileen, tinatanggap pa ninyo ang mga kautusan ito ng Diyos na maging tabi at buklo ng inyong pagsasama bilang mga sama. Nakatalaga ba kayo na ito ay sumaan kayo sa harapan ng Diyos na marinigin ng inyong mga piling saksi at ng katulong ito? Tumayo kayo na lang. Tatayunin ko yung mga alino at inyong ito. At tatayunin ko yung mga tatay. Kapatid na Efraim Abalio, tayo'y kapag sumasang tayo sa harapan ng Panginoon Diyos at nang narito ang mga saksi na kunin si kapatid na Ivan Recone na maging iyong kay na asawa na siya ay umiibigin at pagpipitaganan iyong pakamamahalin maging sa kalusunan at sa karamdaman at sa kasaganaan at kahirapan at iwan naman ang iba ay mananatili ka sa kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Makibabang mo ang alam. Kapatid na ay libreng bulgit, matay ng ibang sinasakay muna na tanggapin si kapatid na Efraim Abalio na maging iyong tunay na asawa na siya ay iyong iibigin at igagalang at magbubuhay kang kasama niya sa kong pagkakilala at pag-ibig sa kalusutan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba ay mananatili ka sa kanya habang kayo ay nabubuhay. Thank you.
na sa iyo ako ay magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganan at sa kahirapan, sa naluwan at sa nalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa pamaghiwalayin tayo ng kamatayan. Ako kasi ay tinatanggap kita na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagdipag sa iyo sa harapan ng Panginoong Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako ay magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa kaguluhan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan.
Ama namin, Diyos. Maraming salamat po. Amen. Ay sa gawa po ang kasal sa kabalat. Amen. Narito po ang mag-asama. Amen. Hihiling namin paibas na sa Diyos nila. Amen. Ang palayang mong magiging pagsasama nila. Amen. Tulungan mo sila na ikaw ang magpapatubay. Amen. Sa lahat ng araw ng kanila buwan. Amen. At ako, bumangon ang sumilan sa kanila. Oo. Maalaala nila po na sa kita. Amen. Sa kanila nila pakitaan. Ang may tulo sa kanila. Amen. Kaya ganito ang iyong mga kalooban. Amen. Maghabi sa kanila ng buwan. Amen. Para makalagi ikaw ang kanilang kasama. Amen. Sa lahat ng araw ng kanila. Amen. Ang mga pakitulungan ng pag-asama. Oo. Pagkasun po na maraming pangpakalala. Amen. Para makapamuhay sila ng maayos. Amen. May magabi sila sa pagkilip ko sa iyo. Amen. Iinig din namin kung maaari po. Oo. Bigyan mo ng mga anak ang mga kapatid namin. Amen. Ang mga anak nila ay nananampalataya rin niya sa mga sa iyo. May banal na takot sa iyo. Amen. At nagmamahal sa iyo. Amen. Maging kaaliwan ang pag-asawa nito. Amen. At ang angalan ng pamilya nila. Amen. Ang mga anak na ibibigay mo sa kanila. Amen. At paray mong magiging sambahayan nila. Oo. Mahanay ang kanilang sambahayan. Amen. Sa sambahayan ng matatanda ay flesh ni Kristo. Amen. Naluhan ang kalagayan ng aming pamumuhay. Amen. Kaminindigan ng pamilya nila. Amen. Sa kanilang paglilingkod sa iyo. Amen. Walang tatalikod sa kanila sa iyo. Amen. Sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Ino Jesus, maawang ko. Ang ating mga panalangin. Mas masanong namin ang kapayapaan ang pagiging pagsasama ng pag-asawa ito. Ang pag-ibig na nasa kanilang puso. Ang pag-ari sa kanilang palagi. Ang pag-ibig sa kanilang katangahan. Ang mabuo ang aming pagtitiwala. Ang bibigay ko namin panalangin. Pinagpala mo mag-asawa ito. Ang mahaginan din maging magkakapatid. Ang laging saksi sa pagkakasal ngayon. Iyayin namin ang aming panalangin sa pangalan mo na aming Panginoon Jesus Cristo. Amen.
dini nga ilang kasal pag-abot nila diri di nato mangutana kung unsay mga pass nila. Unsay mga diskarte ni Sera? Nakaon na ba ning hunsoy? Oo na ni ayan. First nating tatanungin, sister. So legally married na po kayong dalawa. Ano pong nararamdaman niyo po, ma'am, sir? Medyo happy kay ko karon. Nadaghan po ng nanhi. O na nga. Happy ko kay siya, ibig ako nasawa. Eh, sana oil ah. Sir, kanang singgit niya, happy kay ko ron. Sige daw, sir. Happy kay ko. Ay, susin daw. Pwede magkanaong sir ni si sir. Sir, pwede po mangutahan na, sir. Asa man mo una na nagkita po ni ma'am? Sa Marie Petery. Sa amuang... sa negosyo sa akong mama magpapa. Ah, unsay unang impression nimo pagkakita nimo kay Bambo? Kuan kana respetahonon siya nga pagkababae. Kanang unang tanaw nako sa iya, feel nako nga mahimo nako siyang asawa. Ay, so baga sir, tinuod lang ginaingon nila nga unang kita pa lang nakita na nimong future sa iya. Ay, so sindaon. Ayan sir. Ano po ba yung mga qualities po? Nga mga qualities po ni ma'am nga nakaingon jud ka nga wow kani mo na gining bayhanang akong pangasaon ug kaubanon hangtod sa akong kamatayon. Nasya tanan ng kagwapa sa akong asawa, ang kabuutan ug sa iyang pamilya tanan. Na nasya tanan nga ako nakita para sa akong asawa. May asawa karon. Ay, sus in taon. Promise na ko sa imo nga dili tika biyaan o kung mag-anak matag-dusi ka buok ati manon ako'y matiman duha ta mag-uban ta sa hantod kung hantod sa matigulang ta palanggaon ta ka sama sa pagbalangga nako sa akong mga ginikanan didawat ko nimo bilang na ako'y anak na anak ko'y mga anak na nasuportaan, pero naagyapon ka para sa kuwa. Dakahan kayong salamat sa imuha pagsabot sa kuwa. O, dilin ako na ilisan o mga binuang diya. Man ako, ana, ang importante nga maging happy ta, maluwas ta sa anong mga pagsulay nga moabot sa tuwa. Ampo lang kita. Mora yun ang importante. Ayan, kalami sa istorya ni Sir. Gikan gutos dughan ba? Ma'am, murag lami-lami gina imong ibalos ana nga message kay Seron ba? Ma'am no. Ayan, so thank you kayo, sir. Pwede na nato ihatag kay Mrs. Ayan. Ma'am, this is your event. Inyuhan ni ay ula-ula, ma'am. Atong ihatag ang tanan, mag-enjoy ta og atong gusto ta maging emotional, walay problema, walay marites, tama? Walay marites. Ah, wala. O sige, ma'am. Padayon. Answer, sa sugod pa lang, sir, yun ang ma-effort siya, tapos, gentleman, butad, wabo. Liwat daw sa MC, ma'am, gwapo. Ayun, ma'am, kung sa may mga diskarte ni sir sa imuha sa una, bisag gamay lang, hint lang po kayo. Basta may mga ulitaw, diri ba, nga? Wa pa kabaloon sa mga diskarte. Kung sa mga diskarte ni sir sa unang panahon, ma'am, nakaingon yung gag, sige, sugto na tiga. Ko answer ka ng... Kung sa mga ma'am, huwag ka nang isihan na agin na gitaguan ba? Sige na, ma'am. Sige po, ilabas din po yan, ma'am. Ay, sa una mga good sir, kay kinahatod ko niya, maotong, napalayang effort mo itong sugot na ako siya. Ayan, so mga boys, oh, alam na this. Oh, mas maayo dito magkabalhabal driver rin, ano? Basta tayo hatod, main love gini ay. Ay, nagtrabaho man ko sa una, sir, tapos iya kong ginahatod ka na. Ikan sa digo sa atod rin. Agay. Walang ginaingon, ma'am, nga, walay bukid nga tabukon, way dagat lang yun. Basta si Inday akong atuon. Ah, sana all. Okay, ma'am, katulad ng sinabi ni sir ganina. Unsa pa'y ma-promise ni mo po kay sir, ma'am, aside sa inyong vows ganina, unsa pa'y ma-promise ni mo kay sir sa karun niya minyo na yun mong duha? Eyes to eyes po kayo, ma'am. Promise ako sa imuha na panang buutan ko nga pagkaasawa at imanulti ka kauban atong mga anak pohon o imong anak na anak na sa
love. Kung unsa man ang atong mga pagsulis sa umaabot, unta, mag-ala na to, makaya ra na to. Mao lang na. I love you. Lagi pagukon. Susintahan. Napasalamat ko dako nga naagyod akong ugangan. Miskin naglison na sila pag-ari, naagyod sila. Ako lang ika-istorya sa akong anak, no? Nagminyo naman yun siya, tapos pinaangkan yun unta ni, unya, nadawat man yun ni Inday Ivy. Dako kay ko pasalamat sa iya ha, kay tungod sa iyang kabuutan, pagdawat sa akong anak. Utro po na akong anak, buutan yun ni kaayo, sa tinood lang. Mao man yun ni ako ang kamagulangang anak, ang kakaduhan akong anak, wala pa man po na siya nagminyo. Ang ikatulo na ko, nana po ko'y apo, naminyo na siya, pero wala pa'y kasal. Sa sunod na po na siya. Salamat kayo dong sa imuhang kabutan o dako kay ko pasalamat po sa imong papa nga nagsuporta yun kanunay sa amua, sa tua mga pamilya nga wala ka pasagdi. Thank you kayo o congratulations. Ayan, ma'am, yung message mo po kay bagong anak niyo na po. Ay kani wala koy problema ani kay butan jud ni kayo Day Ivy. Ang ako lang day nga akong message sa imuha nga ang anak ni Ephraim imuha na po jud na siyang anak. Thank you kayo sa imong pagdawat. Ah mayong uto natong tanano. Ah nagpasalamat pugog dako nga nanambong karon dili na ako sa usahon sa mga sides sa kwa sa kang pare. Pero ako lang nga kaning kami noon ikaduha na po na kuning kuan nga dili ni pwede parihagban nga mamainita mamalit pagkabaho atong ilabay nabaho atong ilabay kung mabaho man gani dili gina to pwede nga parihagban mabaho ka magmaunsa tungod kay di gyud pwede ang kamatayon dagiti atong kusa katapusan ba mao ra ang kanang kuan oh tanan ba mao gani nga pareha bitaw mo kauntag init ituto di gid pwede tunlon gina bahalag init bisag unsa kalisod ato ug yung tunlon kay atong gituyuan mo na nga sa ginistorya na kanina sa kong anak dako pa kog pasalamat nga maginunungay gyud bisag 12 ka buk anak ipon agduha is 14 tanan amo tumabuhi ba kanila lagi pero alalayan lang gyapon okay ra man ko permente og mura tayo kong mensahe nga di gid pwede ang kaminyon nga murag tinapay inikapanos, ilisan o glain. Mauna gina siya. Di gud pwede. Mauna siya nga. Murag ni kauntag init, nga inik-init, ituto. Di gud pwede na siya. Tunlon lang gina ito gihapon. Muna nga, dilan ako tason, basta kay muna ito yung istorya, kung mga anak silag dosi, buhiyon na ginila, ambot lang kakaya, dugangan lang po na kong suporta. E niya, kay namay doha, kung iriwa, iriusap na ko, nga na, 14 na kabok. Oh, daghan na kayong salamat kaya daghan na kayong ipanggutom na siguro ng uban dili na ako istorya side by side sa kuwa abalye o sa mga kampari kang mari o daghan kayong salamat kaya natuntanan sa itong mga bisita ang sunod na istorya karon si Mari na po siguro mupasa yun di yung palupig no ma'am sa imuhang bagong anak yun ron ma'am ayan buutan yun kaayo tinood yun si Ephraim. Buutan jud, wala jud ko ikasulting lain basta buutan jud siya. Unsay maingon nimo sa iya ha ma'am? Kanay advice lang mo sa iya ha. Kay karon kay imuha namang yung asawa sa Ivy dong panggaa og mahala in town ang akong anak. Ayaw jud in town nagko siya kay palangga gyud kay namo una siya. Kana sir. Okay gyud ko kayo na sir. Okay na ma'am. Kusi-kusi lang gyud ang imong gusto ma'am nga dili gyud. Oh kusi lang gyud. Oh nagpasalamat ko dako sa akong anak nga iyang gitu man nga kung di istorya pasok ko oh di lang tam di okay lang po yan sir walay maritis ato aning ako nagmalipayan ko nga ani at tanan usag mikan sa ilang kami niyo ni Mr. and Mrs. Abalye nga ako lang may kasulti sa mga anak anakon nga magmindutan sila ng ilang mga tipo kanyang pamilya ilang mamamahan umaura kini lang kain salamat okay salamat po kayo po ninong ayan dong ang kami niyo on tinuod dili
sayon. Naagian na namo. Ang importante dong sa pagtiayon, Ivy, magsinabtanay, respeto. Unang-una, respeto, Jud. Kay diya sa respeto, mabuo Jud diya ang tanan, ang pagsalig, gugma. O diya ang kalinaw, na mag-aubang Jud na ito kanunay. O Ibrahim, higugma yun imong asawa dong. Kaya ako, sa akong pangidaron rondong, ako gud ipasigarbo. Naman akong bana, bisan gamay ako si Dong. Wala dyan na mahitabo. Muna dong, makarelate jud ko sa kanang uban na gidagmalan sa ilang bana. Pero dong, panggaa dyan imong asawa. O respeto gidong, o mahimo, stick to one dyan. Di na mag-chicks-chicks kay diya yun ang dako kayong gubot doon. Maguba dyan inyong pagpuyo. Huwag maulang to, dagang kayong salamat. Ikaw naman palakpakan po natin once again. Ang tangi ko iniisip ang lagi. Isayaw po natin, sir. Bigyan po natin, sir. Bigyan natin ng moment. Isang kanta po ang para sa atin. Kasi po, yung mga magulang, sila po ang unang nagmamahal sa atin. Diba po? Tiniis kahit po, kahit nga kamatayan, handa nilang ibigay para po sa pagmamahal sa kanilang anak. Wala po tayo. Wala tayo sa mundong ito. Pwede mo pong dalhin si mama mo po dito po sa gitna. Ayan. Para sabihin po, proud mama. Ayan si papa din. Ayan. Sabihin natin, proud. Proud anak ni. Proud mama o papa na ko ni. Ang puso ko na mayroong sinasabi. Kasi po ang pagmamahal ng isang magulang ay wala pong hanggan. Dadalhin po yan nila hanggang sa kanilang libingan. This time, may request po si Father na pwede po puntahan po iyong anak. Ito ang aking pangako. Pwede niyo po ihag si Papa niyo po, ma'am, habang sinasayaw. Pwede po bang abante tayo konti, ma'am? Dito po, ayan. Harap po tayo doon para makita naman po na camera para naman po sa inyong memories na balik-balikan. Ikaw lamang ang buhay ko. Ang pagmamahal po, lalong-lalo na. Sana na may pakinggan mo. Ang anak natin ay babae. Ang puso ko. Ang ama po ang unang lalaki. Minahal po ng ating bride. Pwede niyo pong dalhin po ang iyong magulang doon kahit sa gitna lang. Proud saying po, mama o papa na ko ni. Sila ang naghatag kinabuhi. Huwag nagmahal sa ako. Sana'y habang huwag wala ko nila bibiyaan. Tayong magkasama. Harap tayo doon po. Harap tayo sa camera. Nakikita po natin. Pwede po. Harap. Punta tayo dito sa gitna. Okay na po. Sige po. Marami. Huwag po tayong bumalik, ma'am. Ayan. Pwede na po bumalik yung parents. Ayan. Bas-bas po ng tao. Bas-bas po ng ating Diyos ang kanilang pagsasama. Palakpakan natin ang ating newlywed couple, Mr. and Mrs. Ibrahim and Ma'am Ivy Abalye. Hindi ko na maalala nung ako'y malungkot. Pwede po ang harap tayo sa camera, sir and ma'am. Memories niyo po na babalik-balikan habang kayo po ay nabubuhay. Ang mga sakit na nadama nagmula nang ako'y ginising.
Inyong pangalan? Kasing-kasing nga nanumpa sa atong bagong kinasal na dili ko muli human og kaon og akong humanon ang tibok programa kay among palangga ang bagong kinasal. Ayan, palakpaka naman po. Worlds collide with our hearts on the line. We were young and naive. We were wild, we were free. And I don't wanna leave your arms tonight. I'm falling, still falling. Mo ang pamilya, ikan sa tanan, nag-a-collagin me na untang mag-malambuon ng inyong kasal. And we wish you luck, best wishes, and tanan blessing maabot sa inyo. Kuya, congrats. We love you. I love you so much. Kabalo ka na. Tanang support na ako kanunay sa inyo. Time has come. Ang ako anak ko, mag-away mo. Ayo lang dayon mo ka ng mitiyo, ni mauna, layas. Okay, isa man natin nung dan nga magbulag. Mauna nga, mag-away-away lang, walay bulagay. Dayon, ayoson, ala lang. Salamat sa inyong tanan. Sa mga mama, sa mga uban pang mga buhaton, daghan kayo salamat, supportive kayo ang mga mama, ang mga pamahalagan. Salamat.